Kasi siguro kakalik ka rito, lapit ka rito. At mag-uusap tayo sa, ano, sa tungkol sa kagubatan. Oh my God. Hindi, yung kagubatan ng universe. Yes. Cosmology, yan ang pag-uusapan namin ni Kurak. Ha? Ako, diyan nagsimula pa yung aso. Ay, gusto ka sabihin. Ha? Sige. Salita ka na at lumalakad ang oras. Sa kailangan tayo may liwanag po. Lapit ka para marinig ng mga bon universe. Yung gospel talaga. Like, oh, gospel lagi. No? Oh, sige. Hindi madiin sa gospel, hindi namatay. Oh. Hindi makat sa langit, hindi namatay. Oh. Kailangan tuplaan ito, matindihan po. Oh. Pakinggan mo buti sa Diyos. Oh. Oh. Binigang si... Sige. Para matindihan mo buti. Oh. Para ma... Ganun. Para sa church. Oh, ganda na sinasabi ni Kurak. Ito lang kailangan born, na eh. Kailangan tayo born again. Ayan, oh, matay. Yan. Sige. Sige. Okay. So, talayin mo, baka dumating si Kuya Billy. si Mago, eh, wala, natutulog pa yun. Sige, so, talayin mo. Tayo, man. Nawalaan. Okay. Siyempre yung naisip mo. Siyempre, naisip mo sa Panginoon. Bay, paano darating, paano mo matapos na sa church. Yan ang speaking in tongues ng siyempre, universe. Sige. Lang, naisip ko kasi maano. Sige, bala na yung mga nakikinig. Bala silang umintindi. Sige. Sige. O bakit siyempre, ba? Sino ba sila? Sige. Salita ka lang. Itong freedom of speech. Freedom of religion. No? Sige. Freedom of expression. Tayo lang may ganun. Sige. Listen. Sige, hanggang samantalin mo, hanggang makakumbibiyan kita pa ng 20 minutes, tatlong oras, sige. Sige, wala namang nakikinig sa atin, di ba? Sige, meron, buong daigdig. Sige, pati yung mga nakatira doon sa langit at saka sa gitna dyan, sige. Wala na? Wala na po. Ah, wala na. O si Auntie Dayday, baka may gusto sabihin. Ha? Halika rito, dito. Pare ito, huwag mo lang yan, gumamit, tawanan tayo, ha? Bahala na yung mga nakikinig, ha? So, anong pag-uusapan natin? Hmm? Gusto mo mga pag-uusapan natin yung kagubatan ng universe. Ha? Cosmology raw, sabi. Cosmology. Alam ba ko na yung cosmology? Hindi cosmos yun, ha? Hindi yun namin, ha? Oh, yun yung universe, di ba? Oh. Kaya ako dinadalaga ng usapan kasi itong ating YouTube audio, pag kinumpara mo sa ibang mga nandiyan sa internet, at talagang ano tayo, kagubatan, okay? Sila yung tiga-syudad. Di ba, Kurak? Oh, pero pag tinignan natin to sa labas ng daigdig, di ba, nandiyan ka sa buwan. O, layong buwan, di ba? O, sa araw na lang, 93 million miles, di ba? O, malayo yun. Tapos tinignan mo yung daigdig, ay, ang napakaliit. Baka hindi mo pa alas makita, di ba? O, punta pa tayo doon. Kasi pag dito tayo tumingin, delikado tayo. Wala tayong kwentang mga tao, no? Pero titingnan natin, pag nakarating tayo sa, halimbawa, sa pinakamalapit na stars, yung Proxima Centauri, di ba? Ilang ang taon yun sa speed of light, which is 186,000 miles per second, correct? 4.5 years. So, asan ang daigdig doon? Asan na yung solar system din nakita, di ba? O, punta pa tayo doon sa ano, sa sentro ng Milky Way Galaxy. Okay, na kung saan ang Milky Way Galaxy, mga 100,000 light years ang travel dyan, from edge to edge. So, di ba? Asa na yung daigdig doon, correct? O, tapos yung galaxy na yan, i-multiply po ng billions, even trillions, bago makarating tayo sa isang universe. Di ba? Na 13.8, sabi nga ng mga scientists, mga astronomers, sa 13.8 billion light years para makarating ka doon sa dulo doon. O, punta tayo sandali doon, ha? Hindi sa speed of light, kundi sa speed of thought, no? O, pag nandun na tayo sa dulo ng universe, titingnan natin ang daigdig, wala na, halos, di ba? No, wala na, ni tuldok, hindi mo na makita. So, yung mga nakatira doon, yung mga tao doon, nagmula nung alam natin sa kasaysayan na italayan 6,000 years ago, naku, dami ng kasaysayan, correct, no? Kung ano yung kasaysayan, magmula kaya Dan hanggang kaya Abraham, naku, daming ano doon. 2,000 years, daming history. Doon pumasok yung mga tinatawag na mga ancient beings na kung saan, nahaluan ng mga Nephilim, o ng mga fallen angels, naging Nephilim.
Ay, naku, katakot-takot yung istorya doon hanggang doon sa panahon ni Noah. O, yun lang pagitan ni Noah hanggang kay Abraham, yung Tower of Babel doon, kung anong klaseng civilization yun. Napaka-complex niyan. At isang araw, tatalakay natin yan, no, in detail na yan. Kaya lang, tumitingin tayo ngayon doon sa dulo ng isang universe na ang tawag natin, universe ni Jesus Christ. So, tinitingnan natin ang daigdig na sa tingin natin ngayon, parang ito yung nucleus, no? Ang napakaraming mga protons, atoms na to, ng mga galaxies, universe. At titingnan natin gaano ka-importante itong daigdig na to. So, Kurak, itong kausap ko si Kurak eh. Okay? So, magugulat ang buong Iloilo, tsaka Bisaya, at ang buong Pilipinas. At naiintindihan ni Kurak ito, no? Oh. Si Kurak, ano to eh, hindi naniniwala sa sistema, hindi naniniwala sa school, hindi naniniwala sa gobyerno, hindi na... Ang daigdig ni Kurak ay itong nucleus, no? Itong nuclear family niya rito, di ba? Kurak, kami ang pamilya mo. Oh, okay. So, nandun tayo sa dulo ng universe. Titingnan pa natin ang history magmula kay Abraham hanggang kay John the Baptist o kaya kay Jesus Christ. Kasi Christian context itong usapan natin, Kurak. Lahat kasi ng history outside of Christian context, Judeo-Christian context, relative. Kaya yung aking ginagamit na worldview, eh yung worldview ng Bible pagdating sa history, at least sa akin accurate yan. Kung gagamit tayo ng ibang historical data, naku, marami yan. Marami yan. At ang tatawag ko dyan, relativity. So, tsaka natin gamitin yan. Kulang yung oras natin. Kura ko, nakaubos na tayo ng 10 minuto. So, titingnan natin ngayon ang daigdig sa konteksto pa, Kurak, ng history magmula kay Abraham hanggang kay Jesus Christ. Naku, napakaraming istorya dyan. Sa West, sa East, sa Middle East, sa South East, etc. Yung alam lamang ng karamihan ng mga tao, lalo na sa school, eh, depende kung saan ka nag-aral, no? Pero kung Greek, naku, makikita mo, napakaraming empire bago lumabas yung Grecian Empire, Roman Empire, no? Ang noted ay yung Egypt, Egyptian Empire, Assyrian Empire, Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire, Roman Empire, sinilang si Jesus Christ, Kurak. At pagkatapos ng bagsak na Roman Empire noong 470-something AD, ay naku, marami pang lumabas na impluensya ng Roman Empire, Byzantine Empire, nandyan yung tinatawag nating Ottoman Empire, nandyan yung collapse of the Ottoman Empire, pumasok yung British, pumasok yung iba't ibang colonizer sa buong daigdig, yan ang Spain, yan ang France, para i-extend ang conquering hegemonous idea ng Western Roman Empire. At hanggang ngayon, nasabi ko na sa ibang episode natin, ang buong daigdig ay sakop ng Roman Empire. Okay? Pati na yung Mediterranean, pati na yung Southeast Asia. Kung pag-aaralan mong history talaga, tama yung nakita ni Daniel doon sa interpretation niya, doon sa panaginip ni Nebuchadnezzar na itong uling yugto na to ng Fourth Empire hanggang doon sa Ten Toes, ito ay nandito na ngayon. Yung impluensya ng Roman Empire, both political and religious, nandito na ako. So dito lalabas ang Antichrist at ang false prophet na eventually ibabagsak ng political Antichrist, yung false prophet o religious empire, at yan ang totoda sa halos sa lahat ng tao sa buong daigdig sa tribulation period. So bago yon, rapture muna. Okay? Immediately after the rapture, peace treaty. Pero punta tayo ulit doon sa dulo ng universe. Kurak, tingnan natin ang daigdig kung talagang pwedeng pag-usapan ito. Kasi pag tinignan mo sa cosmological worldview, makikita mo yung daigdig, walang kwenta. Pero pagka naniwala ka sa Bible, for God so loved the world, at ang tinutukoy niya, hindi yung mga world o planets o mga galaxies sa ibang universe, kundi itong planet na to, bah, kailangan pansinin natin kung ano talagang plano ng Diyos dito. So magmula naman kay Jesus Christ hanggang ngayon, yung tinatawag nating church history na kanina, napapayaman kong konti, yung konting history dyan, maliban doon sa BC, abay, napaka-complex ito. Ito na yung tinatawag na napaka-parang Babylonian conflict, hindi lang sa languages tulad ni na Nimrod nung araw, na kung saan na-confuse ang buong daigdig dahil sa ginawa ng Diyos na yan, para hindi magtayo ng one world power ang mga tao, even before Abraham. Ito na naman ngayon. May Babylonian syndrome o complex ang buong daigdig, kasi sa context na lang ng Christianity, hindi na magkaintindihan, okay? Lalo na pag dinagdag mo pa yung iba't ibang mga ideologies at religious beliefs at secular religion and beliefs sa buong daigdig. So, eto tayo ngayon, tumitingin mula sa dulo ng universe, ngunit talaga,
ang issue dito sa napakaliit at parang gangkapuing lamang na daigdig. So lalo pa nga dito tayo nag-uusap, dito sa bundok, dito sa kung saan ang kausap natin, itong mga aso rito, mga ganyan, buti na lang, sigura, kari ng kagubatan, kaya nagkakaintindihan tayo lang dito. Ngayon, kurak, ina-echipwera na natin yung mga scientists, mga astronauts, yung mga biologists, yung mga historian, yung mga PhD sa ganito, sa religion, sa ganito. Kasi tinitingnan natin ang ating usapan dito, na ito na lang pinakamalaga sa buong daigdig. Kurak, ha? Kasi sabi mo kanina, gospel lang. Okay, kurak? Ha? Magsalita ka, ha? O, sa'yo itong ano to, show mo to, ha? So, ngayon, naisip ko lang na itong umagang ito, nagawing nitong parang pinakamarinding usapan sa buong daigdig at buong universe, kurak. Kasi yung issue lang dito na pinag-usapan natin, eh, Diyos, okay? Yung lumikha ng universe. At lumikha pa ng universe na to, universe na bago pa itong universe na to. At dito sa universe, iniwan niya lahat yan, nagpunta sa ating solar system, particularly dito sa daigdig. At dito sa daigdig, iniwan pa niya at sinitsipwera yung lahat ng continents at saka yung mga malalaking mga bansa, nagpunta sa Bethlehem, di ba? At doon siya sinilang at nagkatawan tao para iligtas tayo. And the rest is history, di ba? Correct? So ano yung gusto natin iparating sa mga tao? Ito ay yung gospel na pinag-uusapan natin dito tuwing mag-upload tayo. Ay, yun lang. Yung death, burial, resurrection, ascension, descension, no, Pentecost. Kasi yun ang kailangan natin. Yung nucleus na yun, yung power na yun, yung life na yun, ang tawag Holy Spirit, na sa Christendom ngayon, napaka-elusive. Hindi na talaga makapture yan, okay? Na sa atin, yan ang issue. Yan ang lahat ng summum bonum et sine qua non, indispensable requisite para maintindihan natin, malaman kung ano yung truth and reality. Kasi yan ang pinag-uusapan sa mga universities, seminaries, at magmula sa umpuka sa tabi-tabi hanggang sa mga palengke, Court of Justice, yan ang pinag-uusapan. Ang sinasabi natin dito, tayo lang ang nakakaalam, okay? Kung paano masosolve yung complexities na yan. Sa pamamagitan muna ng kailangan mamatay muna tayo yung living. Ngayon, na-lecture ko yun noong nakaraan nating episode, di ko na ulitin, by faith. At lahat ng religion sa buong daigdig, lalo na yung mga Christian na kung saan doon tayo nangungusap, sablay. Okay? Hindi na wala yung kanilang lumang pagkatao na layo ni Adan at saka ni Satanas na gumulo sa universe at saka sa daigdig na to. At hindi sila nagkaroon ng bagong nature, sablay na naman ang kanilang mga methodology o soteriological methods. At lalong hindi sila pinanaanan nitong pinag-uusapan nating nuclear power ng Diyos na to. Okay? Ang Holy Spirit. Actually, nabanggit ko yung nuclear power, bomba yan, dynamite yan, yun ang ibig sabihin ng dunamos, ng ibig sabihin, power of God unto salvation, which is the gospel lang. Kaya lang sa panahon ngayon, pag pinag-uusapan ngayon to, ala, compare mo sa pinag-uusapan nilang napakalaking bagay sa Russia, sa Amerika, sa China, sa India, etc., no, sa Europe, na nuclear power na sumisira at pumapatay sa mga tao, ay parang walang kwenta yung pinag-uusapan natin. Pero pagka may pumutok na bomba sa pamamagitan ng suicide bomber dyan sa mga Islamic radical group, aba, nagiging balang lahat, di ba? So sinasabi ko, parang ipinapaiwatig sa atin ng Panginoon na talagang ang power na dapat natin pag-usapan ngayon, kurap, ay yung gospel lang na magpapasabog sa atin sa pamamagitan ng paniniwala natin na kalakip tayo sa death burial ni Jesus Christ. Sabog ka na nun, ha? O kumbaga, para kang nag-suicide bombing nun, ha? O pagkatapos nun, idadamay mo pa ang buong daigdig, okay? Ito talaga yung nuclear bomb ng Diyos na hindi pa nadidiskubre ng buong daigdig. Nung araw, nasisilip nila, may mga naligtas din. Kaya lang, sa huling araw na to, kurak, parang dayami na tinapon natin doon sa lahar niya sa porak. Napakahirap ng hanapin. So ito, pinipilit natin ipakita sa mga nakikinig sa atin na ito lang talagang kailangan nilang intindihin ngayon. Ah, wala tayong sinasabi, kurak, na pagka naniwala sa gospel, ay para bang alis na sila, pupunta rito? Hindi. Nandiyan pa rin sila kung saan sila naroroon. Sabi nga ni St. Paul, kung saan kayo dinatnan ng gospel, doon kayo. Doon nyo i-evangelize yung mga tao, kahit na underage ka, dyan ka lang sa bahay, pakita mo sa nanay mo, sa tatay mo,
na talagang ang Panginoon ng buhay mo sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon, na nagmamahal sa kanyang mga kapatid, magulang, na hindi na niya kano-ano nung dumaan siya sa gospel, pero nandiyan siya ngayon para lamang maligtas yung kanyang mga sambahayan. Ganon din naman yung mga nasa school, ganon din naman yung mga nasa negosyo, nasa militar, nasa kung saan-saan man silang dako. Ang layo din nila dyan, hindi yung inaakot natin papunta kung saan-saan, hindi. Sila'y nandyan bilang asin at liwanag ng sanlibutan para itong gospel na to, nakapangyarihan ng Diyos ay galiligtas. Kura, ay kahit sa papanong kaparaanan ng Diyos, yung agape love, ay maintindihan nila, paniwalaan itong uling araw para makatakas doon sa darating na tribulation period na hindi lang tayo nagsasabi, kundi yung mga scholars pagdating sa eschatology at ang Bible mismo. Okay yun, correct? So, ito yung sinasabi natin. Ang problema, na pagkakamala nilang ito'y parang ano, parang religion, parang... Siyempre, pag religion eh, kanya-kanya tayo dyan, sabi nila, bahala kayo, bahala kami. O pero, lumalabas pa tuloy, kurak, walang kwenta to, parang ano lang, parang chismis lang. At ang totoo sa kanila, yung buhay sa daigdig. Kakalimutan nila ng buhay sa daigdig, sabi nga sa English, life, life, buhay, kurak, ha? Ay shadow lang, okay? Anino lang na mga bagay na katotohanan at realidad, okay? So, hindi nga aeroplano yung ating mga nag-istorbo yan, kura, kundi yung mga ringtone na mga cellphone sa tabi natin. Pero, naalala ko, kura, si Michelangelo, di ba, artist ako, nagpipinta akong ganun, di ba? Si Michelangelo, isang araw, ay, mahusay na ano yun, sculptor, artist, di ba? Sa Bundaigdig, siyang pinakasikat ng araw. Alam mo, isang araw, nagpasyal siya doon sa lugar nila, doon sa pinakasentro. Merong isang kabataan doon na estudyante niya, kurak. So, lumikayo ng sculpture, no? Parang ginagawa natin dito. Kaya lang, parang buhay, no? Yung estudyante niya, gusto niya malaman kung ano talaga masasabi ng mga tao. So, isang araw, habang nakadisplay yung kanyang skultura, ha? Marmol yun, napaganda. Ha? At siya'y nagtago sa isang, sa isang poste, at pinakinggan niya kung ano sinasabi ng mga tao. Dumaan si Michelangelo. Pagdaan ni Michelangelo, nakita niya yung sculpture ng kabataan na yon na sculptor. Ang sabi nung Michelangelo, ang ganda, no? Ang ganda. Ang ganda. Parang totoo. Ako, kinakabahan yung ano, yung sculptor, kasi baka mamaya pulaan ni Michelangelo. Sabi ni Michelangelo, isa na lang kulang. Kinabahan lalo yung sculptor. So ano kaya, ano kayang kulang? Sabi nung sculptor na kabataan. Sabi ni Michelangelo, buhay. Buhay. So, yung ginawang sculpture ng kabataan na yon parang totoo. Ang kulang lang, buhay. Hura, kaya ako kinukwento sa ito kasi ganun ang buhay sa daigdig. Parang totoo. Okay? Kahit saan ka magpunta, sa mga seminary, sa mga universities, huwag na, dyan na lang sa labas. Pag nag-usap sila, huwag na, kahit manood lang sila ng teleserye. Karamihan, tinototoo nila yan. Ninyet, teleserye lang, o kaya pelikula lang. Lalo na yung buhay na to. Pero kahit na yung buhay na to na sinasabi nilang realidad, ito ay parang sculpture lang. Okay? Nililok lang nung mahusay na kabataan na yun, na sculptor, na parang buhay. Pero walang buhay. Okay? Walang binhi ng Diyos. Walang Holy Spirit. Okay? Ang universe meron, si Jesus Christ. Ang beyond universe ang Diyos Ama. Pero yung daigdig na to, ang buhay nito ay ang Holy Spirit, at ang kinaroroonan lang ng Holy Spirit at yun lang ang may buhay na tumatagal magpakailanman. Nasaan yun? Wala sa buong daigdig. Kamuntik na nilang matamaan sa pamamagitan ng kanilang mga religion, mga pamamaraan, kaya lang sablay. Yan ang pinipilit natin dito. Na maunawaan nila kasi lahat ng mga matatalinong tao magmula noon hanggang ngayon at sa pag-aaral ng mga dalubhasa, at pati tayo, sinasabi natin, munting mag-aaral, pag nag-aaral ng kasaysayan, wala tayo makita talagang absolute dito at pwedeng ikabuhay at ikamatay maliban dito sa gospel na to. So, yung lagi nating sinasabi na sablay ang mga interpretation ng ibang religion sa buong daigdig, yun ang ating dinidin ngayon kasi yun, kapag ka nangyari yung sinasabi nating rapture, kurak, ay maiwan sila, di ba?
So ano nga pala itong gospel na to na inulit-ulit natin? Kailangan tiyakin ng mga nakikinig sa atin na namatay sila muna, nilibing by faith, nabuhay magulit, tumakit sa langit, babaeng Holy Spirit, ng Panginoong Yesus at ng Diyos Ama. At pagka nanayin yun, kahit saan sila naroroon, sila na, yung templo ni Kristo at ng Diyos, kung saan man sila naroroon. Ang problema lang dito, dito ako medyo magtatapos, eh yung kapag ka napagkamalan nila na sila ay authority. Authority in the context of good and evil. At yung nakikinig dito, ah, assuming na kahit na lima lang sila, sampo, nagkanya-kanya silang mga concept of good and evil kasi ang akala nila sila na yung may Holy Spirit lang. Okay? And yet, sablay din pala kasi ang objective Holy Spirit hindi naman yung subjective na nandung kay A, kay B, kay C. Ang sinasabi ko, church, kailangan mag-operate yan bilang isa. Parang yung katawan mo, kurak. Lahat ng nucleus ng cells mo dyan, okay, yung mga DNA mo, kailangan mag-cooperate doon sa mga iba't ibang mga cells ng katawan mo, kaya yan ay cell ng mga atay, o kaya pancreas, o kaya abdo, whatever, at ng buong katawan mo dyan, dahil kung hindi, magiging cancerous yan. So, yung mga nakikinig sa atin, matuto na lang sa kasaysayan. Ano yung kasaysayan na gustong hindi dito? Yung kasaysayan ng Christianity. Na kung saan, pag tinignan mo sa malayo yon, may salitang orthodoxy na kanilang makikita. Ang salitang orthodoxy, yan ang pinapamarali ng mga naunang mga religious giants dito sa daigdig, tulad ng Roman Catholicism at saka ng Protestantism, na meron silang doktrina na napapalob dyan sa orthodox doctrine na yan, na kapag ka hindi ka ganon, hindi ka naniniwala sa Trinity, sa deity of Jesus Christ, sa infallibility, at saka, saka sa inerrancy ng Bible, at hindi ka naniniwala doon sa salvation by grace through faith, etc., kulto ka, okay? Alalahanin natin ang history na ulit yan. So sa ngayon, to cut the long story short, sinasabi natin, ang tunay na orthodoxy ay yung gospel lang. Ibig sabihin niya, ng entry, para maintindihan mo lahat ng sinasabi nilang orthodox doctrine na yon, like the Trinity et al. So ano yung sinasabi nating orthodoxy ngayon? Na noon ang orthodoxy ay yung Roman Catholic Protestantism theology, na kung saan pag lumabas ka dyan, kulto ka, okay? O yun, kailangan maintindihan natin yun. Pag lumabas ka sa orthodoxy na yan, na mayroong orthopraxy na kung saan yan nga yung nag-develop sa economic, social, political aspect ng buong daigdig, at naging kulto ka, ang tatawag sa iyo ng mga evangelical at Roman Catholic theologians, kulto ka, okay? So, ano yung lesson na gusto kong ugutin dito? Eh, yung kapag kakinlay natin ngayon na tayo yung orthodox, at yung ina-ere natin sa YouTube, sa pamamagitan ng mga audio at video na yan, at pinaniwalaan ng mga ilang nakikinig sa atin, orthodox yan, okay? Yan ang talagang original na orthodoxy, lalo na nitong uling araw. Pag lumabas ka dyan, kulto ka, okay? Kulto ka. Paano nga pala lumalabas dyan? Eh kapag kaya na nagkaroon na ng sariling konsepto ng orthodoxy, quote and unquote. So, ang ibig sabihin, ito yung gospel. Halimbawa, narinig ni A, ni B, nandun siya sa Mindanao, Bisaya, o kung usasama sa Pilipinas, o kaya sa buong daigdig. Tapos, lumabas siya dito sa mainstream na tinatawag nating orthodoxy sa last days. Ang labas niya, kung paano nung doon sa unang paradigm ko, ang orthodoxy, Catholic, Protestant, pag lumabas ka dyan, kulto ka, whereas sa ngayon, ang sinasabi nating proper doctrine o orthodoxy, ay itong gospel lang. Pag lumabas ka rito at nagkaroon ka ng subjective personal interpretation, kulto ka rin. Okay? Yes. Kulto ka rin. At makikita mo, maglalaban-laban kayo. Si A, si B, si C. Pero nakasubscribe lahat dyan sa Gulisak Diyar. Okay? Kulto pa rin. Kulto pa rin kasi personality, yung background, yung genetic influence, environmental influence, ni A, ni B, ni C, ni D, ipipilit niya yon. Yes. So doon naman mawawala yung objectivity ng gospel, yes, katulad lang ng naunang history, na yung orthodoxy, eh kapag ka yan eh, hindi na maintain, at tumalis ka dyan, ang tawag nila kulto. Which sa atin ngayon, hindi natin tinatanggap na bilang exclusive absolute paradigm yun. Yes. Kasi nawala na nga sila, na-discarilis na sila sa tunay na diwa ng Bible at ng plano ng Diyos din sa daigdig. Sa ngayon, kiniklaim natin na tayong overcomer sa Laodicea, na naka-discover by the grace of God o naka-recover
nitong gospel na to, not in a cultic context, but in a true biblical sound, theologically sound context, na ito na nga yung orthodoxy. Amen. Yung gospel lang na napakasimple. Yes. Ngayon, pagka ang Holy Spirit nandyan na, nasa inyo na, nasa akin na, yun, magsisimula na tayo ngayon mag-mature towards unity ng gospel, ng church na to, na sa uling araw, inihanda ng Panginoon para maging kasama ng mga dead in Christ na sasalubong sa rapture, sa ere, o kaya sa imbabawid. So, ano yung ating bina-advise sa mga nakikinig sa atin kung naniniwala sila rito? Okay? I-maintain nila yung communication sa isa't isa. Yes. Now, without giving up yung kanilang religious nationality, pero kailan silang magkaroon ng tinatawag na globalization. Okay? Sabi nga ni Jacques Ellul, na French philosopher, theologian, bagamat hindi ako gano'n naniniwala sa theology niya. Pero siya yung nag-coin ng salita o phrase na think global, act local. O parang sa mga churches sa labas. Yung universal church, may mga local churches yan. Kahit yung mga Catholic, may concept na gano'n. Yes. Yung mga Protestant, gano'n din. Bawat segment o sekta ng Protestantism, mayroong ganong concept. Pero inechepwera na natin lahat dyan kasi mali nga yung kanilang doctrine sa blay. Now, maraming katotohanan na kaya sa blay. Hindi sapat para yung Holy Spirit manahan sa sino mang naniwala sa nakaraang mga doctrine na yan, maliban sa mga ibang mga underground na nakalabas, tulad ng lagi sinasabi, yung mga Waldenses, mga Paulicians, mga Albigenses, yung mga radical Christian noong araw na hindi nakihayon sa takbo ng sanlibutan, sa context ng religious at political context. So tayo ngayon na nagki-claim na ganun. Hindi tayo kung ano-ano mang issue na kung saan nilalabanan bilang politikalo. Kaya, no. Our kingdom is not of this world. Yun ang lagi natin sinasabi. Wala tayong pakialam sa anumang bagay na ginagawa ng mga tao sa daigdig. Katulad natin nung araw na pinipilit reformahin itong daigdig na to sa pamamagitan ng economic, political, or social, whatever reforms. Hindi, wala tayong pakialam doon. Ang ating pinapakialaman ay yung misyon ng Diyos ni Kristo rito sa lupa na iligtas sa mga tao sa pamamagitan ng evangelism at discipleship, edifying Christians. Yun muna ang ating priority, yung mga tunay na Christian. Kahit na gano'n tayo, kahirap o whatever, tayo magtutulungan para yung mga tao nanonood sa atin sa labas, sa buong daigdig, baka maniwala pa sila itong uling araw sa gospel bago mauli ang lahat at bago magkaroon ng tinatawag na tribulation period na kung saan kawawa yung mga taong maiwan dito. Okay? Kurak, baka may masasabi ka sa sinabi ko. Mayroon ka ba masasabi na may dadagdag? Ha? Okay na. Tama, tapos na yun ito. Sige. Last one? Ay, hindi. Walang last one. May kasunod pa to eh. Kasunod ako na mamaya. Okay. Sige. Putulin mo na yan kasi pagod na siguro. Tsaka yung asong ingat.